Guys, sobrang ganda ng pagkaluto niya. Oh. So, hi guys, it's me LC and welcome back again sa akin YouTube channel. So for today's video guys, ako napanood nyo yung, ayun nga yung nagpapakain. Kung isa ka rin ba sa mga may alaga dito sa Hong Kong, ikaw rin yung nagluluto ng mga pagkain nila. So for today's video guys, kung gusto mo malaman, alaman kung paano nga ba gumawa ng dugo dito sa Hong Kong, na as in talagang nakakagulat talaga na pwede pala yun. So just keep on watching guys. Guys, ayan, naghanda lang ako nitong, ayan, yung pumpkin, yung kalbasang maliit, at saka, etong bigas, ayan, eto, papakataw sa inyo kung para saan ba itong ano na to, bakit siya nakaganyan, and then, ayun, ano na rin ako ng maliit na baboy, watermelon, ayan, pero yung watermelon dito, na ilalagay ko doon sa lugaw ng bata, ng baby is, talagang hilaw pa. Ayan. So, pero eto, hindi natin ito lulutuin ngayon kasi nagluto na ako nito kahapon. Ayan, lulutuin ko ngayon yung pumpkin, yung kalabasang maliit. Kasi kalabasang maliit kasi mas mabilis lumambot at saka talagang ano sa bata. Ayan. Pwede mo rin siyang sa hugan na kahit na ano, pwedeng baboy, manok, isda, o kung ano yung meron ka. Tapos etong bigas, ang tawag dito guys dito sa Hong Kong is ano, wala sa isip ko, Krishna ba yun? Yung basay, ganitong bigas ito. Ang gagawin lang dito sa bigas ito is, itong bigas ito is galing patutuon sa rep. So, ang ginawa dito is, hinugasan muna, then binabad ng 5 minuto. Then, after na mababad na 5 minuto, patuloyin mo, tanggalin mo yung tubig. Tapos, i-overnight mo sa rep mo ng siguro 24 hours or pwede mo naman sobrahan para just in case na gusto mong gumawa ng lugaw ng alaga mo or kaya ng baby mo, is kuha ka na lang ng konti lang naman yung kukunin natin dito mamaya. So, eto, pwede ko na tong ilahat mamaya. Siguro yung lulutuin ko is good for 2 days na po siya. Guys, unahin ko muna pakuluin yung, ayun nga, yung sa kalabasa at saka yung baboy. Dahil hindi ko muna sinama yung bigas. Dahil pwede niyang pwede sipsipin nung bigas yung ano, yung tubig. Kaya, inano ko muna. Pakukulaan ko muna siya hanggang sa maluto yung baboy din. Saka ako i-add yung bigas. Tapos, pwede mo naman siya iluto kahit saan anong gusto mong komportable kang lagayan. And kahit naman saan pwede. Pero eto, dahil sukat lang siya doon sa pinaglutuan ko, tsaka yung ingredients na nilagay ko. So, okay na yan. So, good for 2 days na yan para sa baby. So, ayan guys, kumukulo ng ating pinakukuloan kanina. Kumukulo na siya. So, ayan, kumukulo na siya guys, yung pinakukuloan natin kanina. Ang gagawin natin is, check natin kung luto na ang ating baboy. Ayan, medyo ano na siya. So, ayan, oh, kumukunti yung tubig niya. So, dadagdagan na lang natin ng tubig. So, ayun, Ben, nagdagdag lang uli ako ng tubig dyan. So, pakukulaan ko lang yan ng konti. And then, ilalagay ko na natin itong ating bigas. So, yun guys, para maliwala kayo na galing to sa rep, meron ako in-stock na isa pang ganito. Pakita ko sa inyo. So, ayan, meron pa dito in-stock. Ayan. Ayan, may in-stock pa kami bigas. So, ayun guys, ilagay ko na yung bigas. Ilalagay ko lang ng bigas niya. Sundin lang natin ito kumulo. Actually, pwede naman siya pagsabayin, pero kasi ako, dahil nga, baka higupin lang ng higupin ng kanin, yung bag naluto yung bigas, eh, baka mawalan ng lalo ng tubig. Hindi pa luto yung karne. Kaya, ayan yung prosesong ginawa ko. Pinakuluan ko muna yung karne, tsaka yung gulay para talagang malambot na malambot. Ayan guys, luto na yung lugaw natin. Luto na yung lugaw ng baby. Ayan yung karne. Hindi ko siya dinurog. So, ayan lang siya. So, yun guys, hindi ko siya lilagyan ng asin o kahit na ano syempre mapalasa. Dahil syempre baby pagkakain, 6 months pa lang. So, plain lang talaga siya. So, yung nagpapalasa sa kanya is yung lasa ng kalabasa at saka nung pork na nilagay natin. So, ito na guys, yung lugaw natin.
ayun na nga guys, sobrang nagustuhan ng alaga ko yung niluto natin kanina ng porridge. So ayun lang. Hope so na nagustuhan niyo yung ginawa natin today. At sana makatulong to sa ibang mga kunyang na nandito ngayon sa Hong Kong na nahihirapan kung paano magluto ng lugaw para sa kanilang alagang baby. So actually, yung tinuro lang din sa akin ng lola nung alaga ko, and then ayun, nakuha ko naman. So at malaking bagay din to, lalo sa Pilipinas, yung mga baby, lalo't ako, may mga apo ko, eh gusto ko rin ipagawa to sa bahay na ganito yung gawin nila para instead na bumili ng mga alam mo na yun, di ba? Actually, meron nga yung alaga ko dito, ayun na yun, yung kulay blue dun sa loob ng kusina. Pero hindi yun ang pinakain ng amo, kundi talagang nagluto talaga kami, as in talagang mas gusto ng baby. Kaya, ayun yun, sana nga makatulong tong video na to sa matutunan nyo yung paggawa ng porridge dito sa Hong Kong. Then, ayun lang guys. So, sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At click mo na rin yung notification bell sa baba para lagi ka updated sa aking mga video. So, ayun lang. I hope to see you again sa my another video. Bye. God bless you. Bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.